Paano malalaman na maintenance free or low maintenance ang battery? Good day, Kamaster! Welcome sa BMI Motolite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano malalaman na maintenance free or low maintenance ang battery. So, meron po tayong battery dito na dalawa. Itong sa kaliwang bahagi ay Enduro. Sa kanang bahagi naman ay Champion. So, paano nga ba natin malalaman na maintenance free or low maintenance ang isang battery? So, unahin natin itong si maintenance free, si Enduro. Ayan. Si Enduro po, kung mapapansin natin, ang nakalagay dito ay maintenance free battery. So, ibig sabihin, maintenance nga ito na battery. Enduro, Motolite pang matagalan. Diyan pa lang nakikita natin kahit may takip pa sa ibabaw na styrofoam. Kumbaga nakabalot pa ito sa plastic. Ito ay brand new na battery ha, hindi ko pa binubuksan. Maintenance free po yan. Ang size sa battery na ito ay 2 SIM lamang, 50 ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. So ito po yon. Itong battery na ito ay ginagamit ito sa Innova, Toyota Innova na old model ha, mga 2017 or 16 pababa. Kasi pag 2019 or 20, mga latest na Innova na yon. So ang mga battery noon ay din 6-6 na po siya. Hindi na po ganito na 2 SM. Yung battery na nabanggit ko ngayon na DIN 66, wala pong size noon. Ang tanging tawag lamang doon ay DIN 66 lang po. Magkaiba po ang tawag sa DIN 66 at saka 2 SM na battery. So sana wag po tayong malilito ha. Marami kasing nagtatanong sa akin kung ano ba ang size sa battery sa kanilang Innova. So ang sagot ko naman, nakadepende po sa sasakyan nyo. Kung ang sasakyan nyo po ay old model, ito po ang baterya 2SM. Pero kung latest model na po, 2019 hanggang ngayon 2023 or 24, so din 66 po ang baterya noon. So ang presyo naman nito ay 5,650. Sagad na po yun mga ma'am sir, at wala na pong tawad. Fixed price po kasi kami. So, kung sa warranty naman ang pag-uusapan natin dito ay mahaba-haba po ang warranty nito ay 1 year and 3 months. Pag bilangin mo sa months, 15 months po. Yun po ang warranty sa Enduro na battery. So, tapos na tayo dyan. Dito naman tayo sa ditubig na battery kung tawagin. So, low maintenance po. Pag makita po natin sa isang baterya na ganito, low maintenance, dry charge. So, ibig po sabihin, ditubig po ito ha. Ito yung battery na bago ibigay sa inyo, bago nyo bilhin, lalagyan muna ng battery solution, sulfuric acid. Kasi pag hindi ito lalagyan, ganito lang, bilhin nyo na agad, dalhin nyo na agad sa, inyo, sa bahay nyo. Hindi nyo po mapaandar ang sasakyan kasi po wala pang karga ito, hindi pa ito gumagana. Kaya ang gagawin, bago ibigay sa inyo, kailangan tutubigan mo na ito, lalagyan mo na ito ng battery solution or sulfuric acid bago siya gumana. O sa mga nagtatanong naman, after po ba na pagsalin or paglagay ng battery solution nito, magagabit na po ba kaagad? So ang sagot po dyan ay hindi po. Kasi nag-activate pa po yung mga sulfuric acid battery solution na nilagay natin sa baterya. Nagsisirculate pa yun sa ilalim ng mga plates sa battery. So, ang proper po, tamang paggamit, kung ilang minutes yung gamitin, sasabihin ko po sa inyo, 45 minutes to 1 hour, pwede nyo na po gamitin itong ditubig or low maintenance na baterya. So ito ay bago rin, pareha sila dito sa Enduro, bago ito ha. May naka-styrofoam pa siya, naka-plastic at may kalakip na warranty certificate card. So may factory fresh pa siya, palatandaan ito sa pabrika. So ayan, Motolite Champion pa ito. Yun nga lang, low maintenance. So ang presyo po nito ay 4,000 pesos only. Sagad na po yun mga ma'am, sir, at wala na pong tawad. Fixed price na po yan, 4,000 pesos only. So, wag po tayong malilito ha. Tandaan po natin, kapag low maintenance, ibig sabihin, ditubig po yan na battery. So, ito yung battery na nilalagyan muna ng battery solution, sulfuric acid, bago gumana.
So, pag-usapan naman natin ang warranty nito. Ang warranty po nito ay iba ha. Hindi katulad dito sa Enduro na 1 year and 3 months, 15 months. Ito naman ay 6 months lamang po ang warranty nito kasi po ito ay ditubig. Sa kadahilanan, ito po ay ditubig. Kung mga nagtatanong naman dyan, bakit iba-iba sila ng warranty? Ito, 1 year and 3 months, bali 15 months. Samantala ito, 6 months lang. Bakit ganon? So, ang sagot po dyan, sa kadahilanan, ito po ay ditubig. So, itong battery na ito ay nakadesign po ito or naayon ang kup sa sasakyan ng mga pampasada like jeepney, yung tipong araw-araw ba ginagamit sa hanap buhay. Kaya siya nagiging 6 months lang po ang warranty kasi po gamit na gamit siya. Ito naman sa mga private lang po ito ginagamit kaya nga siya maintenance free kasi mataas po ang kanyang warranty. Yun po ang pinagkaiba roon. Yun ang ibig sabihin noon. So sana po nag-gets niyo ang ibig kong sabihin. Pero nakadepende pa rin po kung saan nyo ito gagamitin. Kahit maintenance free ito, kung ginagamit nyo naman sa jeepney na pampasada, 6 months pa rin ang warranty nito. Sa mga private lang po talaga ginagamit ito. May ibang mga customer kasi tayo na ayaw nila ng mga ganito, ditubig. Kasi kumbaga, ayaw na nilang magbanto or magdagdag ng distilled water. Kasi dinadagdagan po talaga ito ng distilled water kapag kawala na sa ayos at tamang level ang tubig nito. Unlike po dito sa maintenance free nito ay less hassle. Hindi mo na kailangan na magtutubig o magdadagdag kasi po ang battery nito ay ready to use na po. Disposable maintenance free battery. Pwede naman po siya dagdagan ng distilled water pagka sa tingin nyo ay wala na sa tamang level. Dagdagan nyo lang ng kaunti. Huwag nyo na nahintay na maubusan ito ng tubig. Mawawalan siya ng tubig kasi sira na po talaga yun. Kahit dagdagan nyo pa ng distilled water, hindi po advisable na dagdagan or babantuan ito ng distilled water kasi po disposable po ito ng baterya. At once na ma-meet na ang 2 to 3 years, i-dispose na ang battery nito. Sa madaling salita, palitin na po. Papalitan na ng panibagong battery. Every 6 months to 10 months, i-check nyo lang, kumuha kayo ng flashlight, buksan nyo yung 6 na takip nito, tsaka yung sticker. Pero remind ko lang po, wag na wag nyo gawin na buksan ang sticker nito si Babaw kapag ka may warranty pa sa store na inyong pinagbilhan. Bago nyo pakialaman o buksan ang nasabing sticker ng isang battery, kapag ka wala na sa warranty ha, lapse na sa warranty. So yun po ang pinagkaiba. Dito naman sa low maintenance, itong battery na ito ay dinadagdagan talaga ito ng distilled water. Kumbaga, recommend talaga, advisable siya na dadagdagan talaga ng distilled water kasi po dyan siya nakadesign kasi ditubig po siya. Pero kung di nyo rin ito maalagaan, mapabayaan nyo, maubusan ng tubig, pwede naman maubusan siya ng tubig, mga 6 months ang tinagal na naubusan ng tubig, pwede pa po yun. Pero kung 1 year na, 2 years na mahigit na naubusan ng tubig, napabayaan nyo na, masisira na rin po ito kasi kumbaga, madudurog na rin po yung kanyang mga plates, kakalawangin na sa ilalim. Gawa ng naigahana at natutuyuan na ng tubig. So yan po ang pinagkaiba sa low maintenance at maintenance free na battery. So yun lang, sana nakatulong sa inyo. Kung nakatulong, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala, kung sa tingin mo na matutulungan ng ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!